Sa previous update ko on Gilas Training Bubble na kasalukuyang nasa Inspire Sports Academy ngayon in Calamba, Laguna, todo ensayo na nga ang ating mga bagito and isa sa pinakapopular ngayon ay ang mga videos ng pinakabatang kadete ng ating pambansang kupunan. Yan ay si Lebron Lopez. Hanga po ang Gilas Program Director sa talento ng bata at may mga magandang sinabi nga siya tungkol dito. But before we continue, please give the video a thumbs up muna. Paki-subscribe na rin and pindutin yung notification bell para po hindi nyo malampasan ang mga bagong updates na kagaya nito. Guys, Lebron Lopez, 6'5 ang listed height niya pero may mga nagsasabing 6'6 to 6'7 na raw si Lebron. Take note na 17 years old pa lang ang bata, which means tatangkad pa ito. A quick brief on him. Filipino Angolan po siya, Filipino ang kanyang tatay, and Angolan ang kanyang nanay. Francis Lopez ang totoong pangalan nito, tubong Las Piñas City. Nabansagan lang itong Lebron dahil sa angking superb athleticism nito and pormang Lebron James kung dumakdak. Besides that, Lebron Lopez actually idolizes the king himself, Lebron James. Kaya maganda yan, aim high talaga. More trivia for Lebron ay nagsimula ang UAAP career niya sa LaSalle Juniors team and lumipat sa Ateneo. Na-feature ko rin pala si Lebron Lopez sa channel ko on August 2020 last year po yan noong pumirma ito sa EWP. Yan ay the same hunter of Kai Soto sa Amerika but however biglang nagbago yan and pinili niyang manatili sa Pilipinas at maglaro para sa Ateneo. Sa nabanggit ko noon, complete package ang bata kasi malakas ito. Agile, athletic, versatile, magaling mag-dribble, merong outside shooting, walang takot na umatake sa basket and magaling dumipensa. Ito ang statement ni Tab Baldwin with his current interview about Lebron Lopez sa kasalukuyang mga ensayo nila sa loob ng bubble. Sinabi niya, "I think people are pretty accurate in their assessment that he is an outstanding athlete. He certainly fits the criteria of length, really active guy and a lot of energy." Dagdag pa niya, "He has a very bright future and I think he's a great situation here in the Gilas bubble. He gets along really well with other players and there's humility in the kid as well." Magandang sinyalis po yan, hindi mahirap turuan daw si Lebron kasi nga willing to learn ng bata. Magandang ugali, ito yung gustong gusto ng mga coaches. All praises nga si Tab Baldwin about sa angking talento ni Lebron but sinabi nitong marami pa daw dapat na matutunan ng bata. Yung mga concepts of the game and understanding the execution. Well, it goes with maturity po yan, matutunan yan on time, basta focus lang and tiwala sa sistema. Ang mga tipo ni Lebron Lopez yung hinahanap talaga ng SBP para sa national team natin. May saktong tangkad for international competition, athletic and versatile. Ibig sabihin, matangkad na pwedeng ilagay sa guard position and kayang makipaghabulan na hindi madihado sa laki. Kasi alam naman natin palagi tayong undersized sa position na yan when it comes to international stage. Magandang panlaban itong bata natin at kailangan na lang talagang alagaan ng mabuti para mag-guide ang progress nito. Take note na meron na tayong mga legit big men. Of course, 7'3 Kai Soto, 6'11 AJ Edu, and naturalized player Ange Kouame na 6'11 din. At dagdag niyo ba dyan ng 6'8 Carl Tamayo, Justin Baltazar, and so on. Kaya mga matatangkad na gwardya lang talaga. Antabayanan pa natin ang mga updates sa ating national team at sa mga preparasyon nila para sa FIBA Asia Cup 2021 qualifiers and the Olympic qualifying tournament both on June 2021. And guys, remember, meron po tayong giveaways dito sa channel ko on my road to 20k subscribers. Mamimigay po tayo ng basketball sneakers, of course, guaranteed. Genuine brand po yan. All you need to do after na nakasubscribe na po kayo ay mag-comment lang ng hashtag road to 20k. Ganon lang po kadali at may entry na po kayo. Who knows, ikaw po ang palarang manalo ng basketball sneaker. Guys, thank you very much for watching. As I've always wished for everyone, mga bro, mga chong, and sa mga pare ko natin dyan, stay safe, ingat palagi, and God bless.